Kasaysayan ang muling nilikha ni Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang mailuklok siya bilang kauna-unahang babaeng Speaker ng House of Representatives at unang dating Pangulo na humawak ng pwestong ito. Mahaba at masalimuot na ang pinagdaanan ng political career ni Arroyo. Mula sa pagiging Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry, 6 na taong nagsenador si Arroyo at naging number one senator pa nga noong 1995 bago siya kumandidato at nanalong Vice President noong 1998. Pero nang tumindi ang mga alegasyon ng katiwalian laban kay Pangulong Joseph Estrada, isa si Arroyo sa mga miyembro ng gabinete na nagbitiw sa pwesto. At nang sumiklab ang EDSA 2 at napatalsik sa pwesto si ERAP. I, your name? Gloria Macapagal Arroyo. Vice President. Si Arroyo ang humalilin Pangulo. Nung una sabi ni Arroyo tatapusin lang niyang 12 taon sa termino ng pinalitan niyang si Estrada. Pero nang lumaon ay nagpasya siyang kumandidatong Pangulo noong 2004 elections. Si Arroyo ay direklarang nanalo sa isang proklamasyon ay sinagawa sa batas ng pambansa daong alas 3 ng madaling araw. Ipinrotesa ng pinakamalapit niyang katunggali na si Fernando Poe Jr. ang pagkapanalo ni Arroyo sa alegasyong nagkaroon ng malawakan dayaan. Pero Disyembre ng taong yon, pumanaw bigla si FPJ. Pagsapit ng 2005, muling nabuhay ang mga alegasyon ng kadayaan ng eleksyon 2004 sa tinatawag na Hello Garcia Scandal. May lumutang kasing recording ng pakikipag-usap umuno ni Arroyo kay COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano noong panahon ng eleksyon. Ang sabi ng palasyo noon, spliced o dinoktor lang ang recording. Itinanggi rin ni Arroyo na nagkaroon ng dayaan. Pero ilang linggo lang matapos ito. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Umamin ng Pangulo na may kinausap siya na election official, pero hindi niya tinukoy kung sino ito. Sabi niya noon, nais lang daw niyang maprotektahan ang kanyang mga boto sa kanyang pakikipag-usap sa maraming tao noon, kabilang nang di pinangalan ng election official. Pero hindi raw niya intensyon na impluensyahan ang resulta ng eleksyon at hindi raw niya ito inimpluensyahan. Sa kabila ng kanyang sorry, gumulong ang mga protesta laban sa kanya. You have stolen the presidency! Not once, but twice! Pero bigo silang mapaalis siya sa pwesto. Hindi nagtagumpay ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Matapos ang kanyang termino noong 2010, kumandidato at nanalo naman siya bilang congresswoman ng Pampanga. Pero pinaaresto at nakulong si Arroyo noong 2011 dahil sa iba't ibang alegasyon ng katiwalian, kabilang electoral sabotage, NBNZTE deal, fertilizer fund scam, at ang PCSO fund scam na naging dahilan ng paghahain sa kanya ng reklamong plunder. Dahil daw sa kanyang sensitibong kalagayan, sa Veterans Memorial Medical Center na hospital arrest si Arroyo. Pangunahing dahilan daw niyan ang kanyang cervical spondylosis o ang pagrupok ng mga buto sa kanyang leeg. Kaya kinailangan siyang operahan at magsuot ng neck brace. Pero nang lumaon, isa-isang na-dismiss sa mga reklamo laban kay Arroyo. Nakapagpiansa naman siya sa electoral sabotage case at noong July 2016, pinalaya si Arroyo. At sakto sa ikatlong sona ni Pangulong Duterte, si Arroyo naging kauna-unahang babaeng House Speaker sa kasaysayan ng bansa. Ivan Mayrina, GMA News.